Tangas ng ulan kanina, oh. Baha na dito sa mga baboy. Nangalaglag na mangga, nakain nila yan. Para pantay. Ano ko, may namatay palang isang ano, broiler. Sayang. Nakatigil lang ng ulan. Ayan si Duday. O si Duday, naghukay na. Ako, kailangan na yata ilipat si Duday. Naghukay na siya dito. Ayan, papakain kami ng baboy sa kabila. At panghuhuli kami na pakain ng baboy. Lakas ng ulan kanina, oh. Baha na dito sa mga baboy. Dito sa kabila, oh. Silipin natin yung mga bagong anak na mga biik. Ito naman yung biik na bagong panganak. Na nakaraan naman, sobrang putik ng kanilang katawan. No, kasi ito pinanganak sa mud. Nag mud birth yung inahing baboy. Ayan, oh. Ngayon, so far, hindi man sila talagang basang-basa. Medyo naputikan na sila dun sa basang lupa, pero hindi sila nakaligo ng tubig. Ayan. Oh, sige, akyat! May isang baboy, nahirapan siya pumunta dun sa dede. Oh, sige, dito sa kabila, ikot! Oh, kailangan, marunong siya. Ayan, ikot na, ikot. Ayan, mararating niya na yan. Oh, dun, sulob. Oh, magaling din yung inahin, no? Inalalayan niya rin. Inangat niya yung paa niya para makapunta yung anak niya dun sa dede. Ayan. Unang inahing baboy natin. So dito, since mga baboy, mahilig naman niyan sila maligo. Yung iba, walang, kanyan lang sila. Pero itong mga may anak, yan yung nakalagay ng, nilagay namin ng trapal. So dun sa kabila, ganyan din, no? Dito yung isa pa na bagong panganak. May dalawa, tatlo to lahat ng mga bagong panganak na baboy. Ito yung ano? Isa. Dito ba? Aba, naging brown. Ano ko, naputikan sila, oh. Oh. Nagka-brown sila. Pero tuyo naman dyan, banda. Ah, siguro sumugod talaga sila dito sa may putik. Kanina, sinilip ko to, okay naman sila. O baka pumunta talaga sila dyan sa putikan. Pero okay lang yan, since malakas naman yan sila. Ito naman yung iba, oh. Ah, tulog. Dito to yung tuyo. Habang ang tubig naman nandito. Yan yung binaha, oh. Tubigan. Ang ganda siguro maggawa ng ganitong bahay, oh. Sunod para sa mga baboy. Tapos tuwing gabi, may ilaw din dito. Lagyan namin solar. Ayan, solar natin. Nag-charge na siya, oh. Oh, maganda ang tulugan. Ayan. So, ayan yung mga manok. Yung sisiyo, sinabuyan ko rin itong pigs konti. Nakainin siya. At yan yung walupet, wala makakalapit sa inahing yan at yan ay napakatapang. So doon naman sa unahan, pakainin na rin natin yung ibang mga alaga doon. Dito tayo dumaan. Ito kasi, pinalibutan na ito kasi namunga na yung durian. Oh, daming bunga ng durian sa taas. Ayun si Babaw. Yan, may mga bunga yan at hindi po pwedeng tumambay dyan sa loob at dumaan, baka mamaya magkataon pagdaan dyan ay may mga laglag. Ito naman yung pakain sa baboy, yung kasabaw, luto na. Kasi ito yung winabalatan. Hindi sila makauwi. Yung mga baboy namin doon, masyal, yung mga biik. Ay, yung biik, oh. Ah, dito na tayo, pakain muna tayo ng mga alaga. Ito, kainin na rin natin ito. Manok ni Papa kasi siya ay busy. Nagpakain at ano, nagtanim ng kasaba. Yan, kunting peach lang. Tapos, mais. Ay, bigay nila natin sa kanila. Menu for the day. Yung kanilang menu. For today's menu. Ito yan. Si Rabbit. Diba, gutom din si Rabbit, ah. Bigyan din natin mais. Ayan, mais din. Hey, Rabbit. Pugya. Ayan. Ito lang. Tubig mamaya. Ayan natin pinch yan. Bilang Rabbit, ayan, mayroon pagkain pa siya. Ito na ubos. So unahan naman,
nag-aabang na rin yung ibang mga alaga natin. Ito, may sisiw din dito. Oh, mga sisiw, bibigyan natin ng chick booster. Kaya lang hindi matapang yung inahin. O oh, yan, hindi niya masulo. Bago ang lahat, oh. Ayan, mga biig, oh. Oh, ayan, mga biig. Malaki-laki na sila. Kila mama naman yan. Ayan, sabihin na natin itong mga ito ng... Oh, diretso na yan. Oh. Ito na dito. Yan, diretso bigay na. Mais. Yellow corn. Oh. Sinaboy ko na agad lahat na para matagal-tagal na nilang maubos. Pero ito naman, busog to. Kanina pumunta itong mga pabo dun sa manggahan. Yung mga nangalaglag na mangga, nakain nila yan. Tapos mga damo-damo, nakain din nila yan. Etong sobra naman, feeds, bibigay ko naman to doon sa broiler. Oh. Yan, pati mga sisiw natin, nakain na rin yan. Eh, maganda to kasi medyo maliit tong yellow corn na nabili natin. So, hindi na kailangan i-crack. Pwede na ibigay direkta sa kanila. Mga maliliit na yellow corn dahil sa tag-init siguro. Tinamaan din ng tag-init. Ayan. Sara ko lang to. Ito kasi nakasirado. Oh. Ayan, tapos na silang kumain. Ayan, manghingi pa yan. Kahit tapos na kumain yan. Oh, susunod pa yan sa akin. Eh, doon naman tayo sa kabila. Yung broiler naman, kayo naman ay magkuha na kayo. Lipat na kayo ng kainan. Doon na sa mga damo-damo. Doon, oh. Mamaya naman, makita mo yan. Nandun yan sa mga damuhan yung mga pabo, mga manok. Yan, sumusunod lang yan sila. Nagbabakasali, meron pa. Ah, pero mabubusog din yan sila. At sigurado dito, marami busog na dyan. Sa daming mga nangalaglag na mangga. Nakain nila yung mga manggang nangalaglag doon. Yan, sila nga yung mga bodyguard papunta dito sa mga broiler. Ito naman yung broiler chicken. Ano lang to? Family consumption ng mga broiler. Hindi siya for business purpose. Kaya konti lang. Ayan na. Ayan yung mga... Lagyan kong sako kasi... Ayan o, tulad niya no. Sinasampahan ng mga pabo. Gawa nila yung mga broiler. Oh. Kasi ito. Bigyan natin konti yan sa baba. Ito, ilalatag na natin. Ubusin nyo na dyan. Para pantay. Yung mga nangalaglag, kainin na yan ng mga natin. Ano ko, may namatay palang isang ano, broiler. Sayang. 2, 4, 6, 8. Nabawasan naman ng broiler natin. Ayan sila. Sarado na natin yan. At mamaya ay sasampahan niya ng mga pabo. Nakita nila yung open. Ayan. Andyan na rin sila. Naisaw doon. Namatay tayong broiler, isa. Ako, matagal na. Tigas na eh. Kanina umaga pa yan. Hindi ko na malayan.
Kailangan ng bawas-bawasan to. At pusa nang namamatay. Malalaki naman rin naman itong mga to. So pwede na kuhanan na pang ulam. Ayan yung mga broiler natin. Lumalaki-laki na. Pwede naman kuhanan na pang ulam to. At minsan namamatay. Dahil nga sa panahon ngayon, oh, biglang umuulan. Pero sa totoo lang, mas masarap pa rin talaga itong mga native, no? Kung pagdating sa lasa o yung mga pabo. Yan, kasi yan, mais ang pinapakain natin. Makain mang feeds pero konti-konti lang yung mga nangalaglag lang. Dati nung sisiyo to, naka-feeds din to, pure feeds. Pero ngayon, sa stage na yan, mais, tsaka mga damo, mga prutas, nakakain ito. Kaya napaka-healthy rin. Sarap din kain ng pagkain yan. Ayan o. So maya-maya yan. Makita nyo, nandun na yan sa unahan yung mga yan. Makain na yung mga damo doon. Ayan, malawak yung prairie area nila dyan. Mga baboy naman, nandun yung dalawang baboy. Bukod doon sa ibang mga alaga namin, yung mga inahing baboy na mga anak, yun yung mga nakatali na doon sa punong kahoy kanina. So ito naman yung mga baboy na pinalit natin dito sa free range area. Ito yung mga gusto natin, maka-feel din sila na free range sila. Kumbaga, kahit saan sila pupunta dyan, nakapunta sila. Tapos dyan yung baka, halo-halo itong alaga natin dito sa loob. May baboy na inahinin. Ito, buntis na itong black actually. Tapos may baka. May mga manok din dyan. Mga kambing natin lahat nandyan. At yan mo yung pabo. Magala na, papunta na yan sa mga damo-damo. Ayan na yan, oh. Yan yung sabi ko kanina, pagkatapos nyo, nilang kumain. Kain yan sila ng mga damo. So yun yung maganda pagka may nakakuan sila. No, nasa open area. Ito kasi open, walang lambat to. No, nilagyan lang namin lambat dito banda. Nilagyan lang yan ng harang para as border ba, para hindi sila doon pupunta sa kabila. Kasi may mga bahay dyan, may mga tanim-tanim na kamote. No, kinakain kasi nito yung mga kamote. Kaya nilang kalbuhin yung mga kamote. Kaya dito sila na side. Ayan o. Kanya-kanya na yan sila. Yung baboy natin, free range o. Yan, may lambat din yan. Diyan naman na part yung mga baboy. No, nandyan yung mga kambing. So itong part na to, ito man yung mga pabo, gansa, manok. So dito yan sila. Makain na mga damo. So ito, kumakahig na rin yung mga manok dyan o. Kumakahig, tumutuka.